Magandang hapon, ito ang News TV Quick Response Team. Sumusugod kahit saan sa ngalan ng katotohanan. Wala ng bagyo. Pero para po sa mga taga rito sa Rodriguez Rizal na sinalanta ng bagyong Ulysses, patuloy po ang kanilang kalbaryo. Sa estado ng kalamidad ngayon, dito nga po sa bayan ng Rodriguez, marami talagang residente ang problemado kung paanong magsisimulang muli. Pero kita rin ang diwa ng bayanihan at damayan sa pagdating po ng tulong. Narito ang report ni Namay Bermudez at Corinne Katibayan. Pagod na ang mga residente sa Kasiglahan Village, Rodriguez Rizal, sa pag-aakyat ng mga gamit para maisalba. Si Christopher Heng, 7 beses nang pabalik-balik para kumuha ng gamit na pwede pang mapakinabangan ng kanyang pamilya. Magsubok lang ito. Sa pangalawang pagbalik ulit nito, lahat ng gamit namin ilalabas ko na kahit ulan lang. Dinumog naman ng mga residente ang mga namimigay ng pagkain at relief goods. Ang iba kasi, ito pa lang ang unang beses na nakatanggap ng ayuda mula ng bumagyo. Ano yan, papa, umaga, nag-aantay kami, puro staff, di kaya po wala na sa pila dahil hindi na maaabutan. Ilang araw na nakalipas pero bakas pa rin ang pananalasa ni Bagyong Ulysses para sa mga taga Rodriguez Rizal. Ang mga residente dito nananawagan pa rin ng tulong, pagkain, damit, gamot, maging ayuda mula sa pamahalaan. Ang bahay namin po nag-iba po yung bahay namin. Ang anak ko po apat. Wala po kami makain. Ang grupo ni na Engineer Bernard Dimaano dumayo pa mula Dasmariñas, Cavite para mamahagi ng tulong sa mga taga Marikina at Rodriguez Rizal. Talagang medyo talaga ng damdamin. Dahil imagine mo, ang mga tao parang piyesta, nangangailangan talaga ng tulong. Ang pamilya naman ni Jobert Ventunaso, pinili ring mamahagi ng tulong. Siyempre, nakita namin yung sitwasyon, mahirap talaga. Sa aming pag-iikot, tumambad ang mga nakalutang na patay na alagang hayop sa ilang bahay. Talagang wala nang maisasalbang gamit. Ang dami nagsasabi, wag kami dito pansinin. Ano kami, mga hayop? Yun ang ano, totoo talagang, ano lang sa tao. Lahat dito nga nagpakatira, wag ikatiwala ang pera. Kasi bulsa lang sila ang busog. Isinailalim na sa state of calamity ang Rodriguez Rizal. May Bermudez, GMA News. Ilang araw na ang lumipas pero ramdam pa rin ng mga taga-barangay San Jose sa Rodriguez Rizal ang pananalasa ng bagyong Ulysses. Bagamat hindi na gaano kaputik at humupa na ang baha, kitang-kita ang matinding pinsala sa mga ari-arian ng mga residente. Sa loob ng sasakyan na nga lang, ipinagdiwang ang unang birthday ni MJ Baoy. Ito na lang kasi ang natira sa pamilyang Baoy nang maging biktima sila ng bagyong Ulysses. Na-wash out ang bahay nila kaya 4 na araw na silang nasa kalsada. Hindi rin sila nagpunta sa pinakamalapit na evacuation center dahil punong-puno at siksikan na raw doon. Ang hirap po kasi dati na kahit papaano nakakapagsaing kami ng ano, eh ngayon kung may dumating, ayun, may pagkain, pag wala kasi wala po talaga lahat. Ito nga, yung anak ko, sana maglilitsyon sana kami. Eh yung mga baboy namin naanod, ninakaw pa yung iba. Ibang natira. Kaya ayun, sabi ko kahit bandiritas na lang, lagyan mo. Inaalala rin ni Mary Ann ang kanyang 4-piece membership na sana raw ay nakatulong sa kanyang pamilya sa panahon ng krisis. Huli na kasi niyang nalaman na nasa listahan pala siya ng qualified applicants. Pero nang aasikasuhin na niya ang papeles, expired na raw ito. Yung 4-piece ko lang, maasikaso. Kaya ano, kasi ano naman talaga, 6 yung mga anak ko eh. Kung pwede lang sana, sali pa rin ako sa member ng 4-piece. Isa lang ang pamilyang Baoy sa libo-libong pamilya ng Barangay San Jose na nasalanta ng bagyo. Nagsilbing silungan para sa kanila ang Kasiglahan Village Elementary School. 3 hanggang 4 na pamilya ay pinapayagan sa loob ng isang silid-aralan. Karamihan sa mga nandito, wala nang mauuwian. Kailangan po nila ng pagkain, kailangan po nila ng mga damit para po sa pag-uumpisa po nila. Pero as of now, nagpapasalamat sila sa lahat naman po ng mga natatanggap po nila.
first time na ganun yung buhos ng mga relief. Corrine Katibayan, GMA News. Sa puntong ito, mga kapuso, makausap natin live si Ginoong Glenn Evangelista, ang chairman po ng barangay San Jose, dito po sa Rodriguez Rizal. Kapitan, magandang hapon. Welcome sa QRT, sir. Magandang hapon din po. Unang-una, galing po kami doon sa loob. Halos wala pa rin yung pagbabago. Sobra pa rin ang putik at ang mga kababayan natin nagkukumahugo. Please, sir, go ahead. Opo, magandang hapon sa lahat at sa lahat ang nakikinig at nanonood sa inyong programa. Totoo po yung inyong nabanggit na sa kasalukuyan hanggang sa ngayon, apat na araw na kalipas, ay andyan pa rin yung mga dumausos na putik galing sa kabunduan at yung basura na naipon dito sa habang yung bumaha yung Ulysses. Kapitan, sa buong barangay San Jose, yes, ilang porsyento po ang pinerwisyo nitong baha na ito? Actually, 15,000 po yung individuals na naapektuhan nito. Roughly 5,000 families yung may damage dito sa bagyong Ulysses. Ilang evacuation center, Kapitan? Meron po ang kailangan po ng lokal na pamahalaan at ng barangay, sir? Meron po tayong 8 evacuation centers dito sa barangay San Jose lang. Mm-hmm. Ako, at yun, doon sila na tumakbo at yung mga rescue namin, doon namin niligay. Patid so 15,000 po yan. No, nakita, patid namin, Kapitan, ano? Sadya naman talagang napakakapal ng tao doon sa evacuation center. Yes, paano natitiyak ngayon ng barangay, maging ng lokal na pamahalaan, yung social distancing, sir? Dahil karamihan po doon sa amin, nasa labay, wala na kong suot ng mga face mask, ano, Kapitan? Siguro po, yung sa face mask, ay talagang dahil sa biglaan at saka halos gabi siya nangyari, nawala na siguro yung mga face mask. Kaya po, nung pagpunta namin sa evacuation centers noong umaga, talagang wala na halos. Aha. Ngayon, pagdadating po yung mga ayuda namin binibigay na pangala, ampat sa kanilang mga sigmura, nagkakagulo. Aha. So, pilit po namin pinapa-observe at yung health protocol. Apo. Ngunit talagang dahil sa pangailangan, sa gutom na rin, talagang nagsisiksikan na po sila. At pinapag-usapan pa rin na medyo delikado kung tayo magsisiksikan. Pero siguro, ganun talaga dahil sa tindi ng pangailangan. Okay. Kayo ba yung nag-request ng kahit papano augmentation, karagdagang tauhan mula sa lokal na pamahalaan para kayo matulungan ho rito, sir? Yes, actually, kami naman ng munisipyo ay nagtutulungan from the yung night na nagsimula ito. Pero talagang sa kapal nga ng tao tsaka nabigla, hindi sapat yung aming numero para doon sa dami ng tao na apektado. Kapitan, dito ba sa mga tulong na ipinapadala sa inyo, kabilang na ho ba dyan yung binabanggit nyo, face mask? Wala ho yes, mga face mask, sir. Ano actually, yan, nag-provide na po kami okay, ng okay, face mask, nag-emergency purchase na po kami. Marami rin po mga tulong at ayuda coming from the government and the mga NGOs na tumutugo sa pangailangan ng aking mga nasasakupan. Kapitan, kamusta yun naman namin yung relief goods, yung pamimigay? Opo. Sige, sir, pakikwento nyo, kamusta ho? Noong mga unang mga oras at noong umaga, after this panlasa, ay yung mga ready-to-eat foods muna ang aming sinuplay. Ngayon po nagpe-prepare na, actually kahapon pa, yung mga relief goods na po pwede nila magamit habang sila ay nagpe-prepare at paglilinis ng kanilang mga nasalantang mga kabahayan. Apa. So okay naman at thankful din tayo dahil sa from outside ng bayan namin, marami po nagmamalasakit at nagbibigay ng tulong, nag-extend ng support dito sa amin, sa ating problema sa nararanasan sa ngayon. Kapitan, masasabi po ba natin na sapat ho yung on-stock nyo ngayon, yung hawak ninyo na mga kahit pa paano yung relief goods, sir? Sapat para sa ngayong panahon, pero siyempre medyo mahaba-haba to. I think baka hindi to aabot ng week, hindi lang ito weeks, baka months pa bago natin ma-stabilize yung pamumuhay ng ating sasakupan. So, sa ngayon, patuloy ang distribution. Actually, ngayon, ongoing kami sa Kasiglahan Senior High School. Meron tayo ng 1,700 individuals na nandun ngayon. Kaya tuloy-tuloy lang po ang ating pamamahagi para sa ating mga kababayan. Kapitan, matanong ko lamang, ito po ba ang unang pagkakataon na makaranas po kayo ng ganito? No, hindi po. Yung Ondoy, yung Habagat, ito pong lugar na to ay talagang laging flood-prone areas po talaga ito. Tagal na. Ganyan din po ka sa Limbuot noon, ganyan din kataas po yung putik ko na pumasok sa inyo, sir? Actually, nung Habagat, saka noon doon, consel po ako ng bayan noon at witness ko po yung ganito pangyayari. Opo, pero palagi ko mas worse ito isa nung mga nakakaraan. Bakit ito? Pakikwento nyo sa ating mga taga-subaybay, bakit nyo nasabing mas maluba ito kumpara nung mga nakakaraan, sir? Yung nakakaraan po kasi, ito nangyayari, daylight. Ito po, gabi. Ngayon, tsaka yung sa taas at bilis ng pag-angat at tubig, talaga pong lahat ng tao, pati ako, ay nabigla doon sa pangyayari na to. So, meron ka bang pwedeng i-share? Anong oras ho ba nakatanggap kayo ng report? O baka kayo ho, personal nyong naranasan. Anong oras nagsimula hong umakit na 11 p.m. November 11, nagsimula na po kami mag-alarm. Aha. Dahil napansin po namin na mabilis ang pagtaas. After a few 30 minutes o an hour, talaga po mabilis. Apo. So, yung alarma po namin, tumulog na, dire-diretso.
Opo. Ang tao po ay nakita nila na talagang sobrang bilis at kasabay po na nawalan na po ng ilaw sa lahat Opo. Ng aming nakasakupan. Kaya grabe po yung experience at takot at yung paldulumo dahil patuloy po ang mga messages at tawag sa aking telepono na nagpapasok lolo. Opo. Ang problema madilim at sa dami ng nagkasabay-sabay na nagulat na trap sa kanilang mga second floor ng mga kabahayan at Opo. Ultimo sa bubong. Opo. Talagang hindi mo malaman kung anong dapat. Opo, opo. Sa kasalukuyang report, wala na ho tayong iniulat na missing o mga nasawi po o kung ano man. Sige, go ahead, sir. Kahapon po, tatlo po yung reported na talagang nakuha na patay. Missing po, wala pa naman na nare-report sa aking opisina. Pero po, ongoing po kasi ang paglilinis. Yung tatlo po kasi yung na-recover ay mga na-trap doon sa loob mismo ng bahay. So sana naman, wala naman sa paghaba na pa, walang ma-retrieve pa uli. Opo. Wala na nag-report ng missing eh. Baka naman sana wala. Oo. Yung tatlo na ito, Kapitan, magkakapit bahay ba ito? Ano ho ang nakarating sila? Po. Nakahiwalay na lugar. Paano sir ang pangyayari sa inyong interpretasyon? Paano ho sila namatay? Oh? Siguro po sa dilim, tapos sa bilis na pangyayari, Opo. Sila hindi na po nila nakayana para umakyat o makasalba doon sa pagkakataon na yun. Opo. Doon sa bandang ibaba, Kapitan ng Kasiglahan Village, itinuturing na raw itong danger zone. Tama yes. po ba, Kapitan? Tama po. Aha. Sa po ko sa pumirma sa isang resolusyon na dideklara bilang danger zone ang nasabing lugar. So, nasa kasalukuyan. Ngunit ito ay pinasok ng mga illegal entry na residente at kasalukuyang tinitirhan nila ngayon. Aha. So, balit nananatili po na ito ay deklaradong danger zone. Okay. Para ho mas malinaw sa ating mga taga-subaybay, Kapitan, pagka ho ba dineklarang danger zone ang isang residential area, gaya po dito sa Kasiglahan yes. Village. Ano po ang kahulugan nun, sir? Please. Ang po, bilang ako po ay kusel ng bahay nun, ay hindi ito po dapat tira ng tao. Okay. Aha. Dahil mapanganib at mapiligro sa buhay ng tao. Gaya nga po ng inyong binabanggit, sa kabila nitong resolusyon na ipinasa ng konseho, pinasok pa rin ho ba, Kapitan? Sige ho. Ito po, kung matatanda natin yung panahon ng pagpasok sa Pandibulacan. Okay. Nung okay. Kadamay, kasabay po ito nung pangyayari yun. Meron din po mga individual o grupo na pumasok doon sa area na nadeklaran namin danger zone. Sa inyong bilang, Kapitan, please, mga ilan ho itong mga kababayan natin na ito na nagpumilit kung pumasok, bagaman at yun ay danger zone ako, yes, sir? Yes. Actually, kung di ako nagkamay, more or less 1,700 units of National Housing Authority po yan. 1,700? So, mga ilang tao ho yan? Eh? Doble, triple ho yan? Yeah, times 3 natin. Okay. Kapitan, baka gusto nyo pong samantalay ng pagkakataon, mula ako sa punong barangay, ng isa sa mga lugar na lubos na naapektuhan itong bagyo na ito, iparating nyo po sa mga kinaukulan at sa mga iba pa nating kababayan may busilak na puso, ang inyong mga pangailangan, Kapitan. Go ahead. Una, nais ko pasalamat sa lahat na patuloy na tumutulong din sa aking barangay. At sana maging aral ito sa atin dahil talaga po naman yung lugar na lagi binaba, na-indeliklar na itong danger zone. So, muli, umiling po ako sa mga busilak na puso. Lalo na po yung may mga heavy equipments dito sa aming lugar na para mapabilis po yung clearing operation, magtulong-tulong po tayo. Tulungan niyo po kami dahil hindi po namin ito makakaya na on lang. So, panawagan sa lahat po ng mga may kakayahan na magpahiram ng mga heavy equipment gaya ng loader, backhoe, saka po mga 10-wheelers para po mapabilis ang operasyon na pagbabalik normal ng aking mga kababayan. Mga kapuso, ang punong barangay ng San Jose. Dito po yan sa Rodriguez Rizal, si Kapitan Glenn Evangelista. Makatulong po sana kahit konti itong programa na ito, Kapitan. Maraming salamat at magandang hapon po.